Hi guys, good morning. So ngayon, kadadating ko lang dito sa bahay. So malapit lang yung boarding house ko dito sa bahay ng amo ko or sa bahay ng batang inaalagaan ko. So ngayon, dahil alas 7 pa lang dito ng umaga sa Turkey at sobrang lamig guys. So tulog pa yung alaga ko at wala akong ibang gagawin ngayon. So maghihintay lang sa kanya na magising dahil mga siguro 30 minutes pa yon at magigising siya. So normally nagigising siya ng 7:30 ng umaga. So ngayon guys, sobrang lamig dito ngayon sa Turkey. So yung amo kong lalaki kalalabas lang ng trabaho, pero yung amo kong babae wala siya dito, nasa ibang bansa siya. Taga US siya kasi, kaya bumalik siya doon sa US. So sa Sabado pa siya darating. So ngayon guys, pag-uusapan natin yung sahod dito sa Turkey, or pag-uusapan natin kung magkano yung sahod ko. Okay, so yung amo ko dito guys sa Turkey is foreigner siya. Okay, hindi siya taga dito. So yung amo ko is from United States. Okay. At ngayon, pag iba yung amo mo, pag foreign yung amo mo dito sa Turkey, ibig sabihin may kaibahan din yung sahod ng mga foreign nannies katulad ko. Okay, yung amo ko is from US, so iba din yung sahod ko kaysa mga Pinay dito na yung amo nila is local dito or Turkish na mga amo. Okay, so ngayon, pag-uusapan natin kung magkano yung sahod ko sa ngayon kong amo. So nagkaroon ako ng mga iba't ibang amo guys, Turkish at foreigner na amo. So ngayon, dahil yung amo ko is American, so magkano talaga yung sahod ko? So yung trabaho ko dito guys, sa American ko na amo is part-time lang siya. So nagtatrabaho ako 3 times a week. So tatlong araw lang talaga sa isang linggo. So yung off ko dyan is 4 days. Ibig sabihin, sa isang linggo, tatlong araw lang ako magtatrabaho. So, magkano yung kinikita ko dyan, guys? So, dito sa amo ko, yung kinikita ko, guys, kulang-kulang lang siya sa, nandyan lang siya sa, 35,000 pesos. Okay? Kung i-convert ko yung pera na kinikita ko dito sa 3 times a week ko na trabaho is 35,000 pesos sa pera natin kung i-convert ko. Hindi pa dyan guys kasama yung mga overtime ko, kasi yung pasok ko guys is 9 to 5. So minsan maaga yung pasok ko at minsan late akong lumalabas. So pag late akong lumalabas at maaga yung pasok ko, nag-a-add si amo ng extra na pera dun. So hindi dyan kasali sa 35,000 pesos na sahod ko. And then, for example, sa 4 na araw, may day off ako dyan. Kasi 3 araw lang yung trabaho ko. Tapos, pinabalik ako sa day off ko, guys. Magkaiba din yung sahod ko na normal na sahod sa day off ko. Kasi day off ko yun. Kaya, nagbabayad siya ng iba na pera dyan. Iba yung katumbas na sahod ko dyan. Like, for example, per hour na yung pagbabayad niya sa akin, kasi nga special day off ko yung kinuha niya. So ayan po guys. So for example, nag full time din ako dito sa amo ko. Kung magpo full time ako na trabaho like Monday to Friday, so yung sinasahod ko every month is $1,300. So yun yung natanggap ko sa kanya last time kasi bumalik siya sa US. So binigyan niya ako ng $1,300. Hindi pa dyan kasama guys yung mga extra money na minsan gusto niya lang magbigay dahil nga parang ano na siya, parang nasanay na siya na okay, pupunta ako ng US pagbalik ko, parang mga gift na, okay, love gift para sa akin. So yun guys. At yung kaibahan naman sa Turkish nationals dito, kung yung amo mo is Turkish, for example, nagkaamo ako ng Turkish, yung sahod ko is fixed lang talaga. Like for example, 900, 1,000, 2,000, 1,500 or 1,300 Monday to
to Saturday naman yung trabaho mo dyan, guys. Yun lang yung kaibahan. 6 days ka dyan magtatrabaho pag Turkish yung amo mo. So, Monday to Saturday, yung sahod mo talaga fixed. Like, let's say, $1,000 or $1,200. Fixed yung sahod mo. And you will have one day off every week. So, isang day off ka lang. 24 hours every week. And then, sa day off mo, makakatanggap ka every week ng allowance na 100 tele. So, yun po. So, may mga amo dito, like may kaibigan ako na Pinay. So, yung mabait yung amo niya dito. So, for example, may holiday siya na 3 days. Or, for example, galing sila ng bakasyon, bumalik sila dito. So, nagha-holiday siya ng ilang araw. Tapos, yung amo niya, binibigyan siya minsan ng $100, $200 for free. Hindi yan kasama sa kanyang sahod. So, yan po yung kaibahan, guys. So, marami din mga amo dito na mababait. Meron ding kuripot, pero at least sabihin natin na fix yung sahod mo, na malaki yung sahod mo kahit sabihin natin na kuripot sila. And then, yung kagandahan lang po ng part-time, katulad sa akin, 3 days lang yung trabaho ko. Then, let's say, yung amo ko sabihin na magbalik ako sa day off ko ng 1 day, may natira pa akong mga araw na pwede ko din gamitin na mag-part-time sa ibang mga amo. Yan po yung kaibahan pag part-time. Yan po yung kagandahan din ng trabaho pag part-time ka dito sa Turkey. Pwede kang magtrabaho hanggat kaya ng katawan mo sa ibang mga amo. So, may mga Pinay dito na nagre-recommend. For example, mababait yung mga amo nila. Ayaw nila sa agency. So, yung mga Pinay dito na iba, uy, dito ka na magtrabaho, si amo naghahanap ng nanny or katulong. So, ire-recommend ka ng ibang Pinay. So, mostly yung mga Pinay na nandito na, yan yung mga ginagawa nila. May mga kaibigan sila na walang trabaho. So, referral yung ginagawa nila. Yung iba naman na gusto sa agency, so pumupunta sila ng agency. So, maraming mga Pinay dito guys na nagtratrabaho talaga sa Turkey ngayon. So, ayan po. So, ang sahod dito sa Turkey guys, maganda siya. Okay? Malaki siya yung sahod dito sa Turkey as long na kaya mo yung mga trabaho, mga bata. Normal lang sa mga bata talaga dito na mga makukulit sila. Dapat may pasensya ka din. Kasi, ganyan talaga yung trabaho natin na mga nani. Dapat mapagpasensya ka din dito sa mga bata. So, ayan po guys, ang masishare ko ngayon. So, sa susunod ko na video, isishare ko naman kung paano makapag-apply dito sa Turkey. Kasi hinihintay ko pa yung message ng mga agency, ng dalawang agency guys, kung mag-aalaw sila sa akin na pwede kong i-upload sa YouTube yung kanilang pangalan ng agency para i-promote ko sila. So, ayan po guys. Maraming salamat sa panonood and keep following or watching my videos dito po sa YouTube. Maraming salamat. Bye!